para maging malawak ang isipan natin. Hindi yung college graduate nga tayo, pero hanggang ngayon, ang iniisip pa rin natin ay utak interest ng reunion natin. Hindi po pwede, palaging utak interest ng bansa. Maniwala kayo, pagdating ng Judgment Day, believe me, there will be a landslide win for this. Na huwag tayong maging regionalistic na tinatawag. Yung bang porket nanggaling ang isang politiko sa isang lugar o nagkasabay man sila sa isang lugar. Pareho na sinasabi ni Drulon, bakit naman yung Commission on Election? 5 nasa Davao, 5 sa Mindanao. Dapat even distribution. Ito, kinikilala lamang na ikaw, ang utak mo, Senador Drilon, ganyan, regional. Ang feeling mo, pag Iloilo ka, Iloilo lang ang interes ang titingnan mo. Mali! Pag Pilipino ka, whether Ilocano ka, Ilonggo ka, Bicolano ka, Bisaya ka, Tagalog ka, kailangan Pilipino ang utak mo, interes ng Pilipino, taong bayan, sambayanan. Regardless of where you come from, okay, doesn't matter whether yung presidente, vice presidente, senador, mga purong taga Davao, hindi pinag-uusapan niya. Pinag-uusapan diyan yung kanilang katangian, qualities. Ano pa? Yung kanilang kakayahan. Yun ang pinag-uusapan. Ano pa? Yung kanilang naging karanasan. Yun. Yung kanilang pagsunod sa batas. Ano pa? Yung kanilang integridad, yun ang mga dapat tinitingnan, hindi yung kung ikaw ay galing sa Luzon, galing sa Visayas, at galing sa Mindanao. Hindi po yan ang pinag-uusapan. It's about time, ganun ang takbo ng utak natin. Kaya nga tayo pinag-aral eh. Para maging malawak ang isipan natin. Hindi yung college graduate nga tayo, pero hanggang ngayon, ang iniisip pa rin natin ay utak interest ng reunion natin. Hindi po pwede. Palaging utak interest ng bansa. National interest palagi. Kahit saan man tayo manggaling, palaging doon ang tungo natin. Pagsisilbi sa bayan at pagbibigay ng proteksyon sa bayan. If you are in the public service. And even if you are a civilian. Kasama ka doon. Oh, ito naman si Antonio. Contrary. Dumali ka na naman, Anthony. Antonio Contrary. Contreras. Binibira niya si Manny Pacquiao eh. Sino pa binibira nito? Marami itong binibira eh. Madali sabi, ayaw niya rin sa siya daw, bumoto kay Duterte pero nagsisisi na siya. Ay, nako. Sumama na rin doon sa mga ano eh. Pero, alam niyo, ulitin natin ha. Hinahamon ko po ang lahat na kontra kay Presidente Duterte na tumakbo po kayo. Kaya yung, di ba, mayroong bago ngayon eh. Sambayanan? Yung grupo nila Tony Carpio, yung ating fraternity brand na dating secretary, dating Korte Suprema, bumuupo sila ng isang grupo. Anong grupo ba yun? Binubuo nila, yung mga kaibigan din natin to eh, dating Supreme Court Justice Morales, isang bayan daw, isang bayan. Isang bayan, one country. Pero kapansin-pansin, sabi nga ni Senator Ping, iniimbitahan niya ata siya sumama dun sa grupo, eh sabi niya puro yata mga law. Yan yung mga petition sa Korte Suprema. Eh, hindi po ba si Senador Ping yung ano, author ng anti-terrorism law? O, di ko mga, yung mga kalaban mo, sasamahan mo. Yung pong grupong yung sambayan, gusto nilang yung mga kontra sa administrasyon magkaisa. Ah, tama yung ginagawa nyo. Hindi ba yun ang aking hamon sa inyo? Magkaisa na kayo. Labanan nyo si Presidente sa Halalan. Kaya nga hinihingi kahit natin si Presidente, maging vice presidente ka, ikaw magiging proxy ng administrasyon,
represented by Duterte, the president, and the opposition represented by this sambayan na ito. And sila Carpio, Morales, and company. Para magkaalaman, ha, yung mga kontra kay presidente at si presidente bilang presidente, yan, pag laban na po kayo sa eleksyon. Para hayaan natin ang taong bayan ang maghusga kung ano ba talaga, kung totoo yung mga kinakalat yung paninira sa administrasyon o kung totoo naman ang ginagawang pagtugon sa lahat ng problema ng bansa nitong administrasyon. Magiging performance contest or test. Kahit na sino ang presidenteng magiging katandem ni Presidente Duterte, magyun mang si Inday Sara o kaya si Senador Go, pareho din mo yun, basta nandun siya. Nandun siya. Pati nga ito si Rod Kapunan eh. Binanggit pa yung pangalan natin kasi tayo daw ang unang nagbigay ng ideya na tumakbong Vice Presidente si Presidente Duterte. At ngayon naman eh yung ating pinupursige naman kung ayaw ni Mayor Sara si Senador Bongo naman. Gaya nga lang sinabi natin. Tinimbang ho natin yung dalawa eh. Aba, okay. Okay yung timbang eh. Hindi kulang eh. Hindi kagaya ng tinitimbang natin si Pangilinan, Ontiveros, kung sino-sino pang mga senador na kontra kay Presidente, kulang eh. Itong dalawa, okay eh. At mukha naman yun din ang naririnig natin sa taong bayan. Kaya kahit anong sabihin itong mga kolumnistang ito, ngayon pa lang sinisiraan na nila. Naku, magkaisa na kayo. Maniwala kayo. Pagdating ng Judgment Day, believe me, there will be a landslide win for this president if he runs for vice president. Whether the president teammate is Inday Sara of Davao or Senator Christopher Bongo, alin man sa dalawa, mananalo po yan. Sigurado yan. Kasi, ewan ko kayo, hindi naman kayo umiikot. Ako eh, ikot po ako ng ikot ngayon eh. Pinapakinggan mo natin lahat ng mga hindi ko naman sila tinatanong. Sinasabi ko, gusto namin si Mayor Sara saka si Vice Presidente, ang Duterte, ang maging vice niya. Yan o, naririnig natin. Palagi rin may ano, kung ayaw ni Mayor Sara, okay din kami kay Senador Go. Yan o, naririnig natin. Wala akong naririnig na gusto nila si Manny Pacquiao, o gusto nila si Ping Lacson, o gusto nila si Pangilinan, o si Carpio, o si Mayor Isko, o kung sino pa man. Yun lang ho naririnig natin, yung tatlong yun eh. Inday Sara, Christopher Go, at si Presidente Duterte. Kung baga, sila ho ang flavor, hindi lang of the month, of the year, but flavor of this time of our history. This is their time. And they have served well. Nakita ng taong bayan, kaya sila niyayakap. Yung masa na bumubuo ng mayoriya sa buong bansa. Nakikita po nila si Presidente Duterte na kumakatawan sa kanila. Bakit? Sapagkat si Presidente Duterte nanggaling din sa masa eh. Ugaling masa. Alam niya ang kahirapan ng masa. Tapang ng masa. Lingguwahe ng masa. Nagmumura din. Alam niya ang kalagayan ng masa. Kaya alam niya kung paano tugunan. Alam niya kung paano solusyonan.
So the masses identify themselves with the President Duterte, and President Duterte sees himself as one of them. Yan ho ang realidad dito sa ating bansa ngayon. At kung sino man ang hindi naniniwala dyan, eh di subukan po ninyo na labanan sila sa halalan.